Nagdadalamhati ang mag-asawa sa Valenzuela matapos pumanaw ang kanilang 4 na taong gulang na anak dahil sa diabetes. Pinaliwanag naman ng isang doktor ang pagdami ng kaso ng diabetes sa mga bata. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Bye-bye! Hindi akalain ng mag-asawang sina Welas at Nico Sia na ito na ang huling video ng anak nilang si Baby Pia. Pumanaw kasi ang 4 na taong gulang nilang anak dahil sa diabetes. Akala ko sa mga struggle ko sa buhay, mahirap na. Pero nung itong nawala si Pia, di ko alam mararamdaman ko. Nito lang ang 11 ng Mayo nang isugod nila sa ospital ang anak na nananamlay. Ang payo sa kanila ng doktor, painumin ng vitamins ang anak. Pero nagpatuloy ang panghihina ni Pia. Kinakarga mo siya para siyang lantang gulay na talaga na hindi niya na wala na siyang strength para yung posture ng katawan niya tama. Talagang lupay-pay na, as in lupay-pay. Tapos hindi na din siya nakakapagsalita. Dito na raw sila nagdesisyong bumalik sa ospital. Nakumpirmang may type 1 diabetes si Pia at critical na ang kalagayan niya. Noong gabi rin yun, ay tuloy ang binawian ng buhay ang bata. Isa lang si Baby Pia sa patuloy na dumaraming kaso ng diabetes sa Pilipinas. Nitong 2019 nga, isa sa 14 na Pilipino ang may diabetes. Ang pagtaas ng kaso na yan, nakikita rin sa buong mundo. At hindi lang yan sa matatanda. Sa datos ng Center for Disease Control and Prevention, sa 26.9 million na kaso ng diabetes sa buong mundo noong 2018, 210,000 ang mga bata. Paliwanag ng pediatrician at endocrinologist na si Dr. Anthony Tatino, pareho nang nakikita sa mga bata ang type 1 at type 2 diabetes. With the type 1 diabetes, the problem there is genetic. Ibig sabihin, pinanganak yung bata, mayroon na siyang genetic defect. And then another insult comes in, nagkaroon siya ng infection. What's usually identified is an enteroviral infection. As opposed to someone with type 2 diabetes, this one is also genetic, but in the sense na namamana ito sa parents, and this is the one that's commonly understood to be because the child is obese or the child keeps on eating sugar. Inisa-isa rin niya ang mga sintomas na dapat bantayan ng mga magulang. There will be weight loss. Another one is because there's a lot of sugar in the blood, it will go to the urine and iihi ng iihi yung bata. May have bedwetting or gigising, ababangon sa gabi para umihi. And for some, ang isang napapansin nila, nilalanggam yung ihi. Dapat din daw maagang maagapan ang sakit dahil walang paraan para mapigilan pag-develop nito. Kung nalaman lang daw sana na mas maaga ni Wela, ay nailigtas pa sana ang buhay ng anak. Kaya payo niya sa mga kapwa magulang. If merong mali kayong napapansin or changes sa anak niyo, ano ba naman yung sabihin natin na pera na gagastusin nyo kung kapalit naman yan ang buhay ng anak nyo? Nag-iwan din siya ng mensahe sa yumaong anak. Sabihin ko sa kanya na super, super proud. Kasi kahit 4 years lang yung tinagal niya dito sa earth, sa mundo, yung buhay niya sobra yung purpose. Dahil mission accomplished kung ano man yung pinagawa sa kanya ni God.